pa yung backup nyo. Okay. So, yung problem ng ating laptop, pakita po natin sa mga bagong pasok. Ang may-ari nito ay, yung may-ari nito ay Coast Guard. Ah, Coast Guard. Okay. So, ipa-plug natin yung laptop. At yung laptop ay hindi nag-on. Tapos bigla nag-on. Tawag dyan, it's a miracle. So, hindi nag-on yung laptop. Sabi ng customer daw, inaabot daw siya ng 150 press sa power button bago daw mag-on. May naglulus lang dyan? So, sabi ko, sige, check ko. Itong laptop na to ay latest model. Yung kanyang DDR ay, yung kanyang RAM ay DDR5. Yung kanyang graphics card ay RTX model. RTX. So, ibig sabihin, napakataas ng kanyang specification. May beef dyan. Ngayon, ang gagawin natin ay ipa-plug ko si laptop. Tapos, hanapin ko muna yung kanyang power button dun sa keyboard side. Yung power button niya sa keyboard, hanapin ko. Wala tayong schematic, wala tayong board view. Ang keyboard nito, button, alam ko, nandun lang sa magkabilang dulo. Or sa panglimang pin. Ito, meron ditong 3 volts. What that? Ang daming 3 volts sa kanyang power, sa kanyang keyboard. Terminal. Daming 3 volts. Tayo tayo dyan. Di natin alam kung saan natin hanapin yung ano. Power Kematic. Button. Schematic. Check natin kung may schematic tayo nito. Before anything else. Toyo. Okay. So, for sure, wala itong shortage sa 19 volts rail kasi meron siyang 19 volts rail. Pero, i-check ko pa rin yung kanyang coil. I-check ko yung coil niya, ay coil to ground, kung meron tayong ina-expect na shorted. 18 ohms. 200 ohms. 284 ohms. 2K ohms. Malamang ito yung 3 volts, 5 volts eh. Di lang siya present. Ricky ohms, so ito isa rin sa always voltage. And then the rest ng kanyang supply ay nandito na sa, yung BRM niya nandito na sa loob ng heatsink. Okay, so ang gawin ko muna ngayon ay tanggalin ko tong heatsink. Okay, so tinatanggal natin yung heatsink ng graphics card at saka ng CPU para ma-expose yung kanyang mga coil at yung board. Nahanap ko yung board code.
para mahanap natin kung meron tayong schematic or wala. Ayun. Na-reveal na. Yung kanyang board code ay DEN. So, ang gagawin ko ay punta tayo sa ating friend na si Google. Search natin kay Google ang motherboard code. Check natin kung anong ilalabas niya. Ang model ay DAN. Ito ay Quanta. Quanta motherboard. So, ibig sabihin, pag wala tayong mahanap mamaya ng power sequence, ang gagamitin natin power sequence ay power sequence ng Quanta. DAN JN MB 1 AA 0 0 ba? 0 RIV Schematic C. Aba, mayroon si Benapix ah. Mukhang mayroon yata ah. Ayun. Mayroong BIOS. Pero walang schematic. Walang schematic. Walang, ang dami na palang nagkagawa na ito. Pero wala siyang schematic. Wala siyang schematic, wala siyang board view. Meron lang nag-share ng BIOS, pero nakikiusap na papabuild daw nila. Please rebuild. Ibig sabihin, pinapapaayos nila yung BIOS. So, meron tayong magagamit na BIOS mamaya. Let's check. So, ngayon, dahil wala siyang power, tanggalin muna natin yung kanyang heatsink para ma-reveal sa atin yung kanyang kagandahan. Grabe, virgin na virgin. Parang ayaw kumalas. Ayun. Dandahan lang, be careful with my heart. Okay, natanggal ko na yung heatsink. Natanggalin ko na rin yung fan. Meron siyang dalawang magagandang fan. Okay, so let's see kung ano magagawa natin dito. Pang sa ganitong mga pagkakataon, maganda yung suggestion ni Brad Rinea. Ay, magkakalat ka ng tubig dyan, ayoko. No. Kilalakit ka. Okay. Ah, no. Okay lang. So, si Benapix ay walang schematic. Tingnan natin kay oh, wala na talaga. Check nga natin dito. Ay, wala din to kay Dr. Bayos. Wala din yan. So, ibig sabihin, ang ginagawa natin ay wala siyang schematic, wala siyang board view. So, ang tanong, paano na ito? Wala siyang schematic, walang board view. Paano na? Naglulus lang yan, Jazz. Ha? Jazz. Ha? Naglulus lang yan.
pag-asa natin, Brad Judy? Yung pag sinabi mo, naglulus lang yan, ibig sabihin, pera yan. Naglulus lang yan sa loob lang yan sa'yo. Yari ka, buray, magburay yung ano. Okay, sana nag-lose lang siya SIO at sana ay power button lang ang problema nito. Hindi natin siya masyadong galawin ng sobra-sobra at baka madimanda tayo ng Coast Guard. Okay, so pan-checking visual, bagong-bago yung motherboard niya. Wala akong nakitang anomalia. Makinis. Let's Toro inspect. Ayan, buti na lang. Nandiyan si Brad Joel Torrio. Mukha kay Brad Joel Torrio yata mapupunta itong ginagawa ko. Ah. Kapayang multis. Laruan. Pero maliit lang yung kanyang ano. Maliit lang kayo, maliit lang yung kanyang chip. Graphics chip niya maliit lang, pati yung processor chip niya maliit lang din. Okay, mukhang RTO na agad ito ah. May 19 volts siyang present. Power button. Ano lang yan, Jazz? BIOS programming. BIOS programming. So, let's check sa BIOS programming. Impedance muna. Okay, so makinig tayo sa ating punong abala. Impedance checking muna. Impedance checking muna tayo. Ibigay mo na lahat, Sir Jolie. Okay, ang i-check ko muna ngayon ay ang ating 19 volts rail. Sa current sensing resistor, checking natin kung ilan yung impedance. 4 mega ohms. CSR to ground, baliktarin natin. To kilo ohms. So, sa tingin ko wala akong problem. Check natin yung sa battery coil. Battery coil. Battery coil to ground. So, mataas siya. Naga 100 kilo ohms. 260 kilo ohms. Tapos, ground to battery coil. 3 kilo ohms. So, tingin ko wala tayong problem sa kanya. Next, i-check natin ay itong coil na to. Hindi natin alam kung ano po siyang coil. Pero based sa kanyang current impedance reading, 2 kilo ohms, possible 3 volts, 5 volts ito. Itong coil na to. Checking natin ulit. Aba, mababa dito ah. So kung hindi ito battery coil, RAM coil, may problem ito. Baliktarin natin. Ilan? 200 ohms lang. 295 ohms. 295 ohms. Lagyan mo ng RAM kung tataas. Galing talaga ni Brad Jolly.
Kung ram coil siya, pag nilagay ko to, bababa yung kanyang resistance, bababa. So, bababa yung kanyang resistance. Yung impedance niya, bababa. Hindi bumaba, so ibig sabihin, hindi yan, hindi yan yung ram coil. Okay. Possible, itong dalawa ay 3 volts, 5 volts coil ito. Check tayo sa iba. Ito pa. 700 ohms. Baliktarin ko nga. So, ito 3 ohms. 700 ohms. Possible, ito yon. Ito ay coil ng 3 volts, 5 volts based sa kanyang impedance reading. Ito naman, isa, malapit sa RAM. Aman, taas. 3.6 kilo ohms. Balikta rin natin. 3 volts, 5 volts yan? Oo. Oh. So, ibig sabihin, based sa kanyang impedance reading, possible ito ay 3 volts or 5 volts, itong dalawang coil na to. Tapos, ito ay, ito ay siguro yung PCH coil ito, or ito yung PCH coil, tapos ito naman ay, I don't know, baka 1.8 volts yan, always. Check pa tayo ng tapang coil, ito malaking coil na to. Mataas din yung kanyang impedance reading, 1.3K. Baliktarin natin. 1.3K ohms din. 3 volts, 5 volts. Okay, so... Sa ganitong situation, kung saan wala tayong makuhang schematic diagram or word view, at wala siyang shorting, wala tayong nakitang shorting, i-check ko yung B-core at saka yung JFX core dito ngayon. Ang kanyang CPU core is 2.6, which is normal. Ang kanyang JFX core. Ang GPX niya ay 28. Ilan? Ilan, Jars? 28. Merong... Diyan. 27 ohms. Good yan. Ito. 0.01 ohms. Sa tingin, sa tingin ko, shorted ito. Oh, shorted ito. Shot mo nga yung ground, pareho mong ground mo sa ground yung pareho mong ano. Sa parehong shot ground? Shot mo sa ground yung pareho mong ano dyan. Zero. Zero, zero sa ground. Para makita natin kalibre. Zero, zero sa ground. Zero? Wala tapos naman. Pag tinis ko dito. 3.1. Shorted dyan? 0.2. Ohms. 0.01. Oh, 0.01 ohms pa oh. Mga naglulus lang. Okay, sa kabila. Shorted yan? Ito? Mukhang ano? O ito, 0 ohms. Ah, 0.01. Ah, 0... Sure. 0.0 shorted. Ito. Shorted yan? Shorted. Itong isa. Anyan. Shorted. Anyan ja. Tanungin natin si Brad Joel Torrio nandiyan eh. Brad Joel Torrio. Brad Joel Torrio, RTX. Anong coil 'yan, Jazz? GFX. Parang graphics core 'yan ah. Oh, graphics core. Ang graphics core ay ang pinakamababa kasi nakita ko sa impedance ng GFX core, graphics core is 0.8 ohms. 0.8 ohms ang pinakamababang na read ko. Pero dito,
Yung reading niya ay 0. Point, ah, may 0.0 pa oh. Ibig sabihin, totally kasi short. Mo, tignan mo ko mag-go-on. Ha? Tignan mo yung call, tapos tignan mo ko mag-go-on. Oh, yan. Maganda yung suggestion ni Brad Julie. Okay, iangat ko lahat ng coil ng... Iangat ko lahat ng coil ng shorted. Oh, ng coil ng shorted. Okay, wait lang. Alin ang shorted dito? Ito sa dalawa, tatlo. Tatlo, tatlo coin? Tatlo coin yung shorted, Jazz? Oh, tatlong coin yung shorted. Kami, no? So, ibig sabihin, aangatin ko tong coil na to. Mag-shorted para ma-isolate natin. Para ma-isolate natin. So, dito po, dito po natin makikita. Ito po mga kasama, no? Tuturuan ko po kayo. Kasi doon sa mga hindi pa po naka, na, medyo nahuli, mayroong customer na nagre-reklamo sa akin. Napanood niya ako sa YouTube na nagre-repair ng galing po sa technician. Tapos, siguro na-chimpuhan niya na may ni-repair ako na ang technician ay intentionally na tinampered yung board. So, nagkataon man siguro na mayroon siyang pinarepair sa isang technician. Ang nangyari tuloy, iniisip niya na rin na maraming technician ay hindi nagtatapat sa kanilang mga ginagawa. At ninanakawan ng pyesa. Kasi hindi na ibalik yung BIOS. Tapos sinasabi niya wala daw BIOS. Sabi ng technician dun sa may-ari. Ngayon, yung may-ari ay parang naghahingi ng opinion sa akin. Pinakita niya yung ginawa ng technician, kung anong masasabi ko. Sinabi ko na lang para ma-save naman yung technician na ang pinaka-recommendation talaga ng mga ganong sira sa service center, palitan ng motherboard para hindi niya na masyado habulin yung technician. Pero nakita ko naman hindi proper yung pagtanggal ng mga coil. Nadudurog yung mga coil. So dapat yung mga ano natin aware sila paano magpanong tamang pagtanggal. So wala akong problem dito sa supply side, mataas ang resistance. Yan, mataas ang resistance. However, dito yung short niya ay nandito banda sa load side, sa GFX. Yan, nasa GFX. Yung short niya nasa GFX. Ah, yan, si Brad Joel Torrio. Ha! Mukha si Brad Joel Torrio talaga makakatulong sa akin dito. Next, ang gagawin ko ay... I-check ko tong tatlong. Ay, hindi ah. Sandali ah. San ba yung ano nito? Ano problem niyan, bro? No power yan. Okay, no power, Brad Joel. Yung kanyang reading ng GFX score ay 0.00 ohms. 0 ohms. Kita mo, Bro Joel? May tatlong coil dito which is related dito sa hindi ako nagkakamali sa graphics
0.4. Ang reading niya ay 0.00 ohms. As in 0 ohms talaga. Zero ohms. So, kadalasan yan. Dali, ha? Ano po, Brad Joel? Feedback. So, shorted ang kanyang GFX core. So, meron dito, ano, ititest ko ito. Yung kanyang capacitor. Good naman ang impedance dito sa capacitor na to. Good. 27. Itong isang capacitor na to ay shorted ito. Shorted. Ibig sabihin sa line nito may shorted. So ang gagawin ko, aangatin ko muna tong isang capacitor na to. Check ko nga kung pwede kong mapakita yung microscope. Ayun. Pwede ko naman pala mapakita yung microscope eh. Okay. Tapos pakita ko yung isang microscope and I become a microscope. Ayos sa magic ko. Okay. So, i-check ko ay alisin ko yung isang shorted na nasa na ba? Ito. Yan. Itong isang to ay meron tayong shorted reading dito. So, ang gagawin ko ay aangatin ko lang. Ito yung tamang pag-angat ng ano, ng capacitor. Ito. Pagka ganito, medyo matigas kasi malaki kasi ang conductor ng linya na to. So, tatagalan nyo ng kaunti. Nakikipaglaban eh. Okay, lagyan natin na. Shorted ba yan, Jas? Ha? Shorted ba yan? Oh, shorted. Kasama yun sa shorted. Yung isang capacitor na yan. So, inangat ko lahat ng shorted. Nung inangat ko lahat ng shorted, so, sana, itong isang capacitor na to ay shorted. Sana siya lang ang shorted. Para tapos na yung problema. Hindi naman shorted eh. Sabi, hindi shorted yung capacitor. Ang shorted talaga nito, ay after ng coil na to, after ng tatlong coil na to, baliktarin natin. Aha, hindi. Okay. Baka pwede tingnan yan o yan, Jess. Yuma. Okay. Yan ang nasa isip ko eh, kung pwedeng Yuma. Pero RTX to eh. Ano to, discrete. Hindi ko lang alam kung pwede. Saka ito muna eh. Saka yung naman yung mga coil. Okay, inangat ko na yung mga tatlong coil ng shorted. So... Nakangat na? Oo, oh, nakangat na. Mag-test ka na, mag-test ka na impedance. Pero... Impedance na. Brad Joel, sa tingin mo? Brad Jazz. Oo. Pero pag halimbawa, pag ang shorted niyan andyan sa after sa coil, hindi yan mag-focus ng no power. Wala lang display. After ng coil. Nakama. Oo. Oo. Yung supply ng GPU. Ah, supply ng GPU. Pag shorted yung supply ng GPU. Pag after, papasok. Papasok? Possible. Kung sira ang GPU, magiging short yan yung ano niyan. Yung ano ba to? Ano ba yan?
yung supply diyan sa bago mag-coil. Supply bago mag-coil. Oh, di ba meron yan? Yan. Sige po, isa-isa lang. Alin po bro ang kasi kahit shorted ang ano niyan, ang pinaka GPU niya, yung chip niya, hindi siya magkukos ng no power eh. Wala lang siya display. Okay. Isa yan sa nakikita ko din yung scenario. Ngayon, ito... Itong coil na to, sa... Sige, Brad Julius. Just test ka muna ng impedance. Inangat mo yung coil eh. Dapat mag-test ka ng impedance. Oo nga, no. Talaga nga naman. Sige, ulitin natin. Tumatanong-tanong ka eh. Okay, ulitin natin mga kasama. Hindi nakita ni Brad Julie. I-check ko yung... Napagalitan mo na naman eh. I-check natin tong impedance ng bago mag-coil. Impedance? Ang impedance bago mag-coil ay 50 kilo ohms. 50 kilo ohms. Before ng coil. Yung isa naman... 0.1 dati eh. Yung 0.1 after ng ano yung yung 0.01 after ng coil. So chinik natin dito para sa power supply side. Ay hindi ka sa kabila nag-test? Hindi pa dito pala sa kabila. Test mo sa kabila ng coil niya. Test mo sa kabila ng coil ko 0.1. Okay, matataas. Dito naman sa kabilang coil. Test mo sa kabila ng coil. Sa kabilang coil ay zero point two ohms. Zero naging zero. 0.0 ohms na. Sa kabila yung problema, Jazz. So ibig sabihin, ang sira nito ay nandito sa graphics chip side. Mukhang kailangan niya talaga si Brad Joel Torrio dito ah. Okay. Sige. So ang gagawin ko ngayon. Ang gawin ko ngayon para no, iangat ko muna siya. Kasi pag nilagyan ko siya ng heatsink, ito ay ibababa, iano niya to eh, ilalapat niya ulit ito. Sandali lang naman. So, tanggalin ko muna tong coil. Oh, ano? Okay. Isang coil. Pangalawang coil. At sige, pangatlong coil. So tinanggal ko na yung mga coil. Tatlong coil tinanggal ko, yung shorted, nasa shorted rail. Okay, ngayon sasabog na yan, Jazz. Ha? Sasabog yan. Malalaman. Itong capacitor, good naman yung capacitor niya. So ibabalik ko lang yung capacitor na to. Balik mo. Baka kasi mamaya mabawasan. Oh, tsaka ano, baka mamaya sumabog. Sasabog na yun, Jazz. Nakandaan kami, pambahid ka ba dyan? Pang abono? Abono, ayandaan mo na yung abono mo dyan. Okay, wala naman akong ipinangako dito sa customer. Sabi ko, titestingin ko. Pero alam ko, sira talaga yan. Okay. Babalik ko yung... Kunin mo na yung address ni Brad Joel Torrio, magpupunta sa kanyan. Ay, Brad Joel Torrio, RTX na graphics card. Ah, kailangan ba ilagay dyan, Jazz? Ha? Oo, kasi hindi ko malocate dyan, yung power button. Baka mamaya yun lang ang problema. Power button yung problema, no? Baka mamaya yun lang. Oo. Eh, bago naman ito. Yung... Kaya lang, abnormal yung 0-0 na yun, ano? Oo. NVIDIA.
AMD Ryzen. Ano gagawin mo siya, Brad? Brad Joel Torre. Brad Joel Torre, nire-revolve mo yan? Alay. Hindi, pag short. Pag shorted, bro, kadalasan yun, sir. Palit yun, oo. May pamalit ka kung sakali, ganyan. RTX? Saka kumukuha ng PS sa Brad Joel sa mga board din. Oo, kaya namimili ko ng mga board. RTX, Brad Jolie. Ah, Brad, ano, Joel. RTX. Pag mga ganyan, bro, yung number ng IC talaga eh. Oo. Babalik ko yung ano niya para mag-try natin switch on. Pagkati ng Brad Joel, pag tinanggal mo yan, tapos nag-test ka sa coil, mawawala yung 0-0, no? Minsan hindi, bro, eh. Mabababa ang reading ngayon. Brad Joel, kung sure ka. Hindi, nawawala yan. Pero huwag naman sobrang babra. Zero. Meron talagang 0-0, bro. Merong isa, iba, 1.2, no? Hindi, meron 0-0, pero... Pero wala naman sigurong 0.02. Bro, meron yung 0-0, kumadali na. Oh. Eh, minsan yan yung RAM niya, bro. Mababa yun. Oo, yung sa RAM niya, mapababa ang reading. So, ibig sabihin, ano siya, parang lumalabas, Brad Joel, yung kanyang coil na yan sa RAM, itong RAM na to, ang impedance reading niyang coil na yan is 0.0 ohms. Lumalabas pero po. Pero doon 0-0. Ay, working siya, ganun. Pero nga, bro, sabi ko, meron 0-0, gumagana. Ah, 0.00. Kaya mahirap masihan nga na yun yung impedance sa ano, processor tsaka sa ano, graphics. Oo nga, mahirap nga basihan ang impedance sa ganito kasi yung mga latest model ngayon, shorted na siya eh. Shorted na talaga siya, parang lumalabas eh. Meron akong sinuspitsan dati niyan eh, dinunod ko yung ano ba to, yung video card. Ganun pa rin, same reading. Same reading? Tapos, pinalitan mo. Hindi, inuma ko na lang. Inuma mo na lang? Ayan man naman kasi ano mang ganyan, bro, kahit na sira ang graphics card niyan, dapat magdi-display yan. Diba, pero maganda. Kung power problem yan. Ha? Power problem yan, di ba? Hindi nag-o-on. Hindi nag-o-on, o. Oh. Tingin mo muna kung inangat mo ba yung coil niya. Oh, inangat ko lang yung coil niya. Oh, so, dapat kung sa loob ng video card ang problem niyan, dapat mag-o-on yan. Okay, okay. Isa rin yan sa inaasahan ko eh. Na mag-on yan talaga siya eh. Actually, minsan kahit sira ang processor eh. Kasi pag sira ang processor niyan, sisirain niya yung ano, yung MOSFET diyan bago mag-coil. Oo. So, nasisira 'yon. Okay. So 'yun yung ating natutunan sa araw na ito. Na mayroong technician na nagga-graphics replacement ay nagko-confirm na kahit shorted yung graphics card natin or even yung ating processor, nag-on pa rin yung laptop pero hindi lang siya nagdi-display. So dito sa case naman na to, yung kukumpara natin, dito nag-on. So possibility na hindi related dito sa graphics and core ang problem niya kasi hindi siya nag-on. Sandali, hanap muna ako ng Radyas. Apo. Anong supply ba nawawala? Sa kanyang standby voltage, okay naman, meron. Hindi lang siya nag-on. Ah, meron siya. Mm-hmm. So, sabi ni Brad Joel Julie kanina, air flush, which is gagawin natin later. Ano may yan, bro, eh. Pag subukan mo, i-on mo, tapos tingnan mo, may mawawalang supply dyan eh. Hindi talaga siya nag-on. Kaya nga, pag press mo ng button, kompleto siyang power, di ba? May 3 volts, 5 volts. Wala siyang always. Wala siyang 3 volts always, wala siyang 5 volts. Yung coil na to ay yung coil, pero meron siyang 3 volts LDO.
Okay. Wala lang siyang coil. Ngayon, walang itong laptop na to, walang schematic, wala ring board view. So, nangangapa kami sa Acer din 'yan, 'di ba? Asus. Ah, Asus. Asus siya, Asus. So, nang ano muna? One at a time tayo. I-sumuha mo lang 'yon. Kung wala talaga, babalik tayo. Kukuha lang ako ng ano, ng thermal paste para malagyan ko lang siya ng kaunti. Wait lang. Wait a moment. Patagal na naman siya doon, nakakainip naman. Baka naglutos lang yan. Brad, Joel. Nag-on yan eh. Nag-on. Pagka daw pinindot nila ng ano, 150, mag-on. 150 ano? Napindot bago mag-on. Baka naglutos lang, no? Baka may lutos lang. Oo. Or may problem. Ang ano ko dyan, dapat bumalik muna sa power, sa ano eh, sa power button para kung nag-zero pag pinindot niya, pag hindi nagpindot, kasi nag-zero yun, either may power button niya may problema o yung SIO niya. Baka gusto na pumalawat, baka mamaya, okay, baka mamaya, ano lang yan, programming lang ng BIOS pala, no? Pero ano, natutuwa ko doon, Brad Joel, sabi mo may zero pala doon, ano? Sa ganun, may nasusukot ka zero minsan. Mag-gaming na yan, ano yan, may ang baba ng reading, kaya mahirap, ano, mahirap basihan yung... Ang alam ko lang dyan, yung ano eh, 1. something, ganun. O yung mga ano, yung mga ordinary, ayun na, pwede mong basihan yun, pero sa gaming, ang bababa ng reading niya, akala mo short it. Ang binabasihan ko. Ang akin palang binabasihan ngayon, 0.8 ohms. 0.8 ohms palang yung alam ikaw, ko. Pinakamababa mo. Oo. Pero ito, as in 0 talaga. 0.0 ohms. Ibig sabihin, yes, yung mga pinanood natin, wala mang 0.0 eh, no? Oo. 1 point something. Oh, ito kasi first time to, Brad Julie, na maka-encounter tayo ng pinaka-latest generation na laptop. Maganda rin pala may mga ano repair cases na ganyan, no? Na-update na ako. Pag na-experience ko yan, alam ko na. Dito, okay din pala yung repair cases. Para ka na rin naka-experience kahit di ka mo gumagawa. Oh, dito, ang makikita natin dito ay kahit hindi tayo naka-experience mag-repair nito, kumbaga na nakakasabay na tayo kasi nakikita natin. Kasi ang kulang sa karamihan hindi lang yun. At saka kompleto nga tayo, Jesse. Kasi meron tayo dyan, si Brad Joel Torrio, gumagawa ng mga ano, nagre-revol. Kaya kompleto nga yung ano natin eh, yung grupo. Kompleto tayo. Kung say, oh. Kasi pero, meron ka mapagkukuha na ng yun. Kung kasi doon tayo bumabara, di ba, pag PCA. Dati nakakuha tayo ng informasyon kasi matagal na rin gumagawa si Brad Joel. Marami na karanasan sa ganyan. Oo. Tama-tama lang yung ano natin, grupo natin. So, ang tawag dyan ay augmentation. Hindi ako kumikita. Malaking pakinabang sa akin yan. Kasi pag nakatanggap ako yan, alam ko na. Ah, ganun pala yun. Alam mo na mangyayari, Bro Julie. Nakita ko na 'yan. Alam ko na 'yan, nakita ko na 'yan. Alam ko na, nakita ko na ginawa. Ganito 'to, sabi. Alam ko na kagad saan ako pupunta. Alam mo na, Bro Julie, yung reading nito, no? Yung reading niya, oh, na dahil tinira mo, 'di ba? Sabihin mo, alam ko na yung reading niya na. Saka alam mo ko yung characteristics ng mga coil niya. Ah, oh, yung mga coil na malaking bagay. Baka naglulus lang yan si So, ang natitira pa natin nag-on yan. Ang natitira pa natin gagawin, Bro Julie, ay yes, pag nag-on yan, umam mo na lang. Ah. Oh. Ang natitira pa natin gagawin ay BIOS reflash.
Di mo na. Yung power button mo muna, titingnan mo niya kung magsisiro, kung mayroon doon, pumapasok, baka wala. Oo. Yun muna tayo, yung muna titingnan natin ngayon. Tapos flashing ng BIOS na. Tapos, kasunod ay flashing na ng BIOS. Oo, tapos padala mo na. Tapos, RTO na. Okay. Kukunin mo na yung address ni Brad Joel nun. Brad Joel Torrio, yung address mo, ready mo na. Okay, so naibalik ko na. Dapat yung mga ganyan natin na binibigay ni Brad Joel Torrio, pinapakita niya sa atin pag ginagawa, no? Para tuloy-tuloy yung pag-aaral. Okay, so ang gagawin ko ay ipa-plug ko muna itong ating adapter. Op, meron ako hindi naikabit. Yung kanyang power lead indicator. Yung power lead indicator niya ay nandito. Baka mayayari tayo dito sa sabihin eh. Binigay ko sa iyo yan. Meron pang power lead indicator yan. Ngayon, wala na. Meron ba? Meron power lead indicator. Power lead indicator ba yan? Hindi, yung ano lang sa... pag nilagay mo lang yung charger. Hindi siya nag-charge, no? Pag nilagay ko yung charger... Nag-charge siya? Pag nilagay ko yung charger, meron siyang charging indicator. Nag-charge siya. Ito. Meron siyang indicator. Nalilate yung aking ano. Ngayon, itry ko siyang i-power. Try ko siyang ipa-power on. Power on. Hindi gumagana yung power button niya. So, ang gagawin ko ay i-on natin siya ng... i-on natin siya. Safe pa rin ba sa ganito? A keyboard? Yung i-on natin siya using diode mode. Brad Joel Torrio. Yung ginagawa ko bro, hindi man ano. Kasi mahirap yung ano, yung bawat testing mo, maglalagay ka ng ilalagay mo sa keyboard. Direct pa rin ako nag-ano. So, ang gagawin natin, okay, ipapower on natin siya using power tester na nakaset sa diode. Mo lang yan. Na nakaset sa diode mode. Ngayon, check ko muna to. Pag nag-power dyan, sira yung power. Ayun, nag-on. Makikita. Nag-on. Saray power switch mo, Jas. Keyboard lang pala sira niyan. Keyboard lang pala sira nito, pambihira. Wala, hindi ko makita kasi wala. Nagkaroon ka ng ampere? Wala akong tip nito, Brad Julie, sa ano. Wala akong tip nito sa... itong tip nito. Nag-on siya. Nag-on siya. Wala akong tip na ganito sa aking power supply. Patayin mo na. Papatayin ko na. Just patayin mo na. Oh, pinatay ko na. Nag-on siya, so ibig sabihin, ang sira nito ay power button. Patayin mo na. Power button. Tanggalin mo, ibalik mo na yung mga coil. Baka mga magka-problema pa tayo dyan. Okay. Babalik ko yung coil. Loko yan na. Meron pala 0-0 dyan na. Na ganyan na. Pag binalik mo yung mga coil at hindi nag-on yan, Jas, alam mo na. Ha? Alam na this. Binalik mo yung mga coil at hindi nag-on, alam mo na. Pero sabi ni Brad Joel Torrio, 0-0 ohms daw yun eh. Di bago lang din sa akin yan. May natutunan ako. Marami tayo natutunan ngayon. Isa lang naman nakikita dyan. Sino? Yung gumagawa.
Nakakaamoy ka na dyan sa. Ha? Nakakaamoy pera ba? sabi ko na, power button. Yan ang yan ang masarap na kita, ano. Sabagay, mahal din keyboard niyan. Oh, mahal ang keyboard. Unang yun ata, nasa 2.5. Baka nga power button lang kasira yun eh. Kasi pinipito siya ng 150. Hindi, kasama sa keyboard yan. Kasama sa keyboard to? Oo, buong keyboard papalitan mo. So, itong coil na to, Radio El Torio, itong coil niya, wala ba itong polarity? Wala. Okay. Coil, di ba wala naman yan? Okay, Maliniguro ka! Yung coil nito, wala talagang polarity. Kaya ko lang to natanong, kasi marami tayong mga newbie dito sa paligid. Marami tayong newbing participants. Papanusot ka pa eh. Papanusot pa. Nagpapanusot ka lang kasi kinakabahan ka, baka mapasira mo. Ha? Oo nga, kanina kasi merong nag-asusumbong sa akin. Merong isang kaninang customer. Baka bumalik sa'yo eh, okay, sinasabi mo eh. Merong isang customer nagsusumbong sa akin. Parang gusto niya mang idiin yung technician. Yung laptop niya yung no power. Pina-repair niya no power. Ngayon, pagbalik sa kanya, basag yung... Hindi nakikita yung ginagawa mo. Ah, hindi mo nakikita. Okay. Ang mahal ng bayad sa seminar na to, tapos wala akong nakikita. Sorry naman. Yan, ganyan. Ang isa sa mga naging reklamo niya, yung coil na to, nabasag. Nabasag yung coil. Tinatanong niya sa akin, okay. Nabasag ba yung coil dito? Sabi niya, ganun ba talaga yon? Nababasag yung coil? Ito paano coil... niya nakita, Jack? Ha? Paano niya nalaman dahil binuksan mo? Hindi, binuksan niya. Siya mismo, inimbestigahan niya yung laptop niya galing sa technician. Kasi nanood siya ng video ko sa YouTube. Siguro... Malapit lang sa sayo? Hindi malayo. No power yung kanyang laptop galing sa technician, hindi magawa. Eh di, yung customer, nag-YouTube University. Pinuntaan ka niya, Jack? Hindi. Nag-YouTube University yung customer at nakita yung ano ko. Yung aking vlog na meron akong ni-repair na isang online lang laptop. Oh, online lang. Meron akong ni-repair na laptop na galing sa customer na tinampered yung memory. Sinadyang masira. Just may tanong ako dyan. Sa panghinang mo na yan, yung tip na ginagamit mo na yan, just yan ba yung mga tipo 250? Oo. Ah? Oo, tama. Yan yung 1,000 plus. 250 lang. Siguro 250? Oo. Alam mo, meron ako nakakita dyan. Napansin dyan sa 250 tsaka sa original na tip. Diba yung original siya, pag pumili ka, meron siyang free na isa? Yung original may free na isa? Diba may isang free na isa na maliit? Pag pumili ka ng soldering iron na yan, uh-huh. Original yan eh, Jazz. Uy, nalaglag. Nawala pa. Oh, pero pagka bumili ka ng tip 250 na yan. Oo. Naku. Mahina yan, Jazz. Meron ako na experience. Gumagamit ako ng tip na yan at tip 250. Hirap na hirap ako. Pero nung binalik ko doon sa original na soldering tip, nakaya niya. Sabi ko, iba talaga yung original na tip. O siyempre, mas ano yun, Brad Julie, mas yung kanyang, yung tip ng original. Maganda yung init. Mas matigas yung kanyang pinaka, ano. At saka yung init niya, talaga nadidikit niya. Yung 250 ko, namimili na lang eh. Oo, siyempre, 250 lang yun eh. Dapat pala, tigwa 1,000, ano? Na tip.
Oo, oh, siyempre, pag may pambili ka. Tingnan mo, hindi mo madikit-dikit, oh, kasi local lang yan eh, yung gamit mo. Pero kung original yan, napakadali, lalaroin lang niya. Yung tip mo, yung soldering tip mo. Pag original lang gamit mo dyan, madali lang yan, lalaroin mo lang. Oo, oh, sinubukan ko na yan sa coil. Oo. Hindi, kaya ako naman ano to, para Julie, hindi maikabit-kabit. Maganda rin pa. Kasi na ano, na sinasakto ko siya doon sa ano. Ito kasing tweezer ko, napaka ano, napaka lambot. Kinukuha kasing tweezer ko dito eh. Nangihiram sila, hindi nababalik. Hindi ito yung tweezer eh. Tapos, ganun talaga. Malambot. Ayan, dikit naman at dikit. Inaayos ko lang. Para, tatlo. Parang di tayo mapagbintangan ng customer. Tatlo yung tinanggal mo. Oo, oh, tatlo. Tatlo yung tinanggal mo coil? Oo, oh, tatlo. Mainit kasi kapag ay nawakan ko yung coil habang inihinang, yung mismong kakamayin ko siya. Oo. Ang init. Ang kailangan mo magawa ngayon, ang kailangan mo magawa ngayon dyan, yung gas. Oo. Ang kailangan mo matanggal ngayon dyan, yung ano mo, yung power button. Yung power button niya nakakonect sa keyboard. Para matest mo kung ano kung nagpa-function. Baka mamaya hindi na nagko-connect. Siyempre, may bang tester kami dyan ni Brad Jones? Power button mo doon sa nakadugtong sa keyboard, di ba? Ha? May pang tester kami ni Brad Jones. Ay, sino nang gumagawa ng iPhone dito, mga kasama? Pwede ba magtanong? Ako, iPad. Bro. iPad? Ano siya? Low bat. Tapos, hindi na magtuloy-tuloy sa ano, sa kanyang charging. Logo lang, tapos mamamatay, tapos low bat. Logo, mamamatay, tapos low bat. Palit na ba akong battery nun? Hindi na ba kailangan, hindi na pwedeng ma-revive yung battery? Sino na naka-experience no? Na iPad? iPad? Yung lumang iPad lang yung malapad? Sino pa ba dahil yung ganong experience na? Sinyals ko na siya ng ano, matagal. Oh, iPad 2. Sinags ko sa magdamag, tapos tinanggal ko yung ano, pumunta ako sa battery, tinanggal ko yung board. And then, ano, ginawa ko, nag-inject ako doon ng 3 oras na nga eh. Yung numbers, napapanood ko sa YouTube, 3 oras kong in-inject. Wala, din, hindi rin nalagyan. And then, after that, sabi nila, habang nakacharge, painitin mo sa likod. Wala, din. Kaya, nagkakaanap pa ako ng ibang solution o papalit na ba ako ng battery, gano'n? Walang magsasakot sa akin. Bibigyan ko ng sakot. Palit battery ba? Apo. Hindi na marirevive na. Malabo na po. Pero try nyo po kung sinak nyo na. Oo eh. 3 oras ko na nga sinak. Wala na po yung sirana. Meron ako nakukuha 2 ampere bro. Pero wala din. Wala na po yung busted na po. May hangganan talaga yung battery ng mga ganun. No. Okay. Lumana kasi yun eh. Yung mga iPad 2. Mura lang ba yan? Nasa... Sure natin. Sure. 700, 500. Mura lang pala. Technician price na yun? Sa supplier pa. Ay, naku. Aabot yun sa ano. Aabotan yun ng mga... Magkano may bibigay sa customer nun bro? Pati labor? 2,000 po, 5. Para sa bumili na siya ko na ano. Opo. iPad po. Wala na yatang nabili po niyan. Ano ba? Tsaka ano, naka-stay put na lang po sa 935 po yata yung version. Oh, old model na yan sir eh. Oh. Tulog lang po nang. Oh, dito. Tama. Old. Oo nga, tama. Ipang susum lang sa
Sabihan ko na lang yung customer, malaki na magagastos niya. Opo. Sige, sige. Malaki salamat bro. Salamat bro. Alexander bro, Daryl, salamat kayo. Malaki na magagastos niya, no? Magagastos pa siya yung customer, sir. Hindi makapag-download. Opo. 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 Pag-uusapin ko na, no? Hindi ka pala naka-ano, Jose. Hindi ka naka-spotlight. Spotlight kita. Ah, sige nga. Hindi pala naka-spotlight eh. Oh, spotlight lang ito. Ayun. Dami mo ng pants ha, Jat. Ha? 14 na. Dami mong pants. Ay, ang ganda na ng, ano, ng panghinang mo. Sarap, sarap oh. Kumukulo oh. Okay. So kumpleto pa yung kanyang surroundings. Ilinisin muna natin yung kanyang pinaghinangan ng coil. Aching, 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 aching. Okay, malinis. Parang walang bahid na tinanggal. Nasaan na yung aking... Sige nga. Ayun, thermal paste. Lagyan natin ang thermal paste. Oo. Bari, bago tayong bisita, ito, Froilan Reyes. Oo, kanina pa yan. Brad Froilan, tapos na. Wala, naubos na. Wala, tapos na kami. Magpapaalam na. Gumagana na yung laptop. Kung ano nang pinagagawa. Kung ano pinagagawa, Brad Julie, no? Power button lang pala sira, no? Paano itong gawin, guys? Pambihira. Mamaya isasama rin na lang ni Brad Julie. So, ang gagawin po natin mamaya ay itetest natin yung kanyang keyboard. Yung mismong keyboard niya, itetest natin. Kung yung ating power button ay sira or meron pa siyang ibang keys na hindi rin natatouch, hindi na pipress. So, may tester tayo ng keyboard. Mamaya. I-check natin. So, i-check na natin siya ngayon. After ko na may lagay ito. Tatanggalin ko lang yung battery. Para magkaroon tayo ng full access doon sa kanyang battery keyboard na Plex. Kasi gagamitan natin siya ng successor. Successor na tester. Okay. So, tingnan natin kung mabibigyan tayo ng okay, ganyan lang siya kahaba. So, ang gagawin ko ay gagamitan ko siya ng keyboard tester na ganito. Ito ay successor. Successor. So, ito po ay mga keyboard connector na ginagamit natin pang flash ng SIO. But this time, gagamitin natin sa kanya ay yung pang check ng keyboard connector. Keyboard keys. Ayun niya?
Oh, keyboard keys ang gagamit natin sa kanya. So, ang gagawin muna natin. Kaya niya, galing ah. I-check muna natin kung siya ba ay para dito. Okay. Ngayon, i-verify natin kung tama yung contact niya gamit yung microscope. Tama kaya yung contact niya? Yes, ano yan? Naka power off niya? Walang karga? Ah, naka power off. Brad Julie. Gusto ko lang makita kung yung ba ang kanyang ito, yung pin 1 ay nakatapat doon sa kanyang ano, kasi medyo maliit eh. Sana ba yung aking ano? Ito, yung pin 1 ba nito ay nakatapat dito? Tama ba? Pin 3, pin 4. 1, 2, 3, 4. Samantalang dito 3 pa lang. So, ibig sabihin, hindi nakatapat. So, ibig sabihin, hindi siya para dito. Baka para siya dito. Ay, hindi rin. Kasi masyado siyang malaki. Pagka ganito kaya. Okay. So, madalit sabi. Hindi ko siya magagamit. Masyado itong malapad. So, di bale. Bale. Minsan tinitingnan ko to kasi minsan meron tong ano eh. May damage ito eh. Parang natutuklap. Good naman. Wala naman siyang parang tuklap. Okay. Wala naman siyang parang tuklap. So, ibabalik natin. Dito, ang gagawin natin, hahanapin natin yung power button kung saan natin siya, kung nasaan yung power button. Magbe-base naman tayo dito. Hindi kaya yung power button ito at saka to. Usually, ganyan kasi yung power button eh. Nandyan siya nakalagay sa or yung power button niya ay banda rito. Ito. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi kaya ito yung power button magkatabi. So, hindi natin alam. So, medyo limited yung ating alam sa ngayon sa laptop na ito gawa nang wala tayong schematic, wala rin tayong board view. So, ang kailangan natin troubleshoot yung kanyang power button. So, dito, hahanapin natin dito sa mga pins kung alin yung power button. Siyempre, ang gagawin natin, hahanapin natin yung 3 volts. Kaya lang, maraming pin dito ay may mga 3 volts. Yung mga pins na yan, parang may mga 3 volts yan, marami. So, kung babasihan natin yung ating parang idea na kapag may power button, may 3 volts. So, dito may mga 3 volts din yung mga yan. So, ang testing na gagawin natin sa kanya ay alamin muna natin kung saan siya magsiswitch on. So, ganito muna ang gagawin natin. Start muna tayo. Kailangan mailagay natin yung ating laptop sa ating bench power supply. Kaya lang, tingnan muna natin yung kanyang DC jack configuration. Ito. Yung DC jack configuration niya, ilang pin ba siya? Ilang pin? Meron siyang parang 3 pins. Hanapin natin. Ito. Meron siyang 3 pins. Yan. So, ngayon yung pins na yan, gawin natin, ay te-testingin natin. Kasi meron siyang ground, itong nasa labas. Meron siyang doon sa side, yun. Yun yung 19 volts. At meron siyang sa gitna.
ito yung adapter ID niya. So, possibility, kahit wala po yung nasa gitna na yon, mabubuhay natin yung laptop. Pero sa ngayon, ang gagawin natin, check natin. Ano, Jarad Jazz, malis ako eh. Na-test mo ba yung keyboard? Hindi ko matitest, Brad Julie, at hindi po mag-cash, hindi magsakto yung ano. Iti-test ko lang. Just na-test mo yung keyboard din. Hindi pa, hindi ko pa matitest. Ilalagay ko muna yung DC jack niya sa Benz power supply para iisa-isahin ko yung tip yung kanyang mga pins ng keyboard hanggang sa malaman ko yung kanyang power button. So check ko muna to. So 20 volt yung nasa gitna ay yung nasa gilid. Okay, kita ba? Hindi naman nakikita eh. Ayan. Tinitest ko yung sa gilid. So alam niya na to, no? Basic na to. So yung sa gitna, i-check ko din. Kailangan kasi nating malaman to pare-pareho mga kasama. Ano ba yung function ng nasa gitna na yun, yung adapter tip? Ilan ba ang voltahe nun? Mas maganda rin alam natin. May voltahe ba siya? Wala siyang voltahe. May voltahe. Ay bro, pakibaba na lang nung ano ha. Tapos buksan mo tong ano. Buksan mo tong ano para nakikita ko. Tapusin ko lang ito. Buti na ako ng alas 10 dito siguro. So walang voltahe dun sa center pin. Okay, ngayon ang gagawin ko, gagawa ako ng jumper dito. Dito ako magja-jumper. Yan, lalagyan ko ng jumper dyan sa may fuse. Yan, may fuse yan. Okay, gagamit ako ng wire. Sandali, nasaan ba ako kukuha yung, saan ba yung pan-jumper ko? Pan-jumper ko ay wala na. Dito. Para may ilagay ko siya sa Benz power supply. Grabe no, mag-identify ka lang ng keyboard, power button. Sa keyboard connector ay hindi mo agad magagawa. Eh bakit hindi na lang i-ano, itagilid? Eh mahirap yung position na nakatagilid. Okay, so tabi natin ng kaunti itong wire ng ano, baka madali o alisin muna natin. Wire po ito o flex po ito ng LCD. Alisin po muna natin para hindi ma-damage. Tapos maglalagay lang ako dito ng before ng ano. Yan. Buti na lang di ako pinapauwi ng asawa ko sa Batangas. Nagkaroon ako taloy ng time. Okay. Linaw ng video ko, Jazz. Ha? Linaw. Kailangan natin magpalinaw ng video para Julie, para ano, maging para malakikita. Para malakikita. Oo, para maging kaakit-akit yung ating Anong gagawin mo, Jazz? Magrerekta ka? Wala kasi ako, Brad Julie, tip na ganito na kinakabit sa Benz power supply. Di ba yung tip niya? Oo. Ito. Hindi ko naman ano. Kaya mo na, okay na. Itong tip na to, wala ako nito. Wala akong tip na ganito. Bago tong tip na to eh. Wala to sa Universal. Mukhang matibay yung tip na yun. Walang kapareho to eh. Mukhang matibay.
dito sa ganitong tip ko, Bra Julie, wala niyang ganyan dito. Oo. Walang kapareho. Walang kasukat. Kaya ang gagawin natin ay didirekta ko na lang, tapos ganito na lang. Yan. Sana wag siya. Okay. Okay, tapos ilalagay ko rin. Isa pa. Gagamit ako ng alligator clip. Tapos yung kanyang ang adapter niya ay nasa 10 ampere. 10 ampere yung kanyang adapter. Napakataas. So ang taas mo. Ang taas. So yung ating power supply ay i-set natin sa 20 19.5. Hindi, 20 Bra Julie ang kanyang voltage sa charger, sa adapter. Sagad ah. 20. Merong cellphone sa akin na nakaputok na lang para lalabas mo. Oo. Okay, so ngayon magagawa mo lang yun pag binaba mo yan. Okay, ang gagawin ko ngayon ay nakaganyan lang siya ng kaunti. Yan. Tapos makikita mo naman yung ampere dyan siya kung mag-on. Oo, makikita ko yung ampere pag nag-on siya. Hinahanap ko lang dito yung ano, kung saan yung power button niya. Kasi pwede akong mag-improvise ng power button para... Ilalabas mo? Hindi naman, meron namang, kahit maliit lang dito sa gilid. Oo, okay lang yan. Hindi mo pwedeng i-activate yung power button dun sa taas, dun mo i-connect yung cable mo? Masisira Bra Julie yung kagandahan itong laptop na ito. Hindi, dun sa power button, di ba, maglalagay ka ng wire papunta dyan sa cable. Ma-under pa rin yung power button nun. Pwede, pero na-try ko na din, Bra Julie. Pangit. Una, pangit. Pangalawa, masisira yung ano, masisira yung clicks. Kumbaga, na-try ko na talaga lahat ng possibility. Maliban na lang ano? Gumawa ka ng sariling power button. Hindi ko mailagay ng maayos yung aking ground. Pero sa mga China bro, ginagawa ko, meron akong ano eh, bumili ko sa Lazada ng mga tax switch na yung maliliit. Kaya alagay ko doon sa gitna mismo nung ano, nung pindutan ng power switch. Oo, pwede. Oo, pwede. Tapos ako po jajamperan. Kaya lang tinatanggal mo Bra Julie, Bra Jewel yung ano, yung kanyang button, yung key, yung button. Yung... Hindi ko tinatanggal yun. Pinagtatakip ko pa rin doon sa tax switch. Oo, meron. Basta maliit parang lang. Parang wala siyang ano, parang wala siyang ginalaw. Oo, ang tinatanggal ko lang yung rubber doon sa loob. Oo, yun yung rubber na nga yun. Doon mo siya ilalagay. Oo, doon ko ilalagay mismo yun. Ayun. So, wala, parang walang nangyari. Parang walang nangyari nga. Kaya lang, naka-disconnect na yung keyboard noon. Kasi... Oo. Shorted. Ay, ano ba to? May mga pumipindot. Mahirap kasi maghanap ng keyboard ng mga China, di ba? Tama. Okay, ang gagawin ko muna ay itatap ko isa-isa yung ano, tapos makikita ko kung siya ay, unahin ko muna dito. Ito muna. Nandito kaya siya. So, gagamit ako ng naka-diode mode. Diode mode. Hanapin ko yung power button. Okay, using diode mode. Yung aking red probe ay nasa ground. Dito sa ground. Yung black probe ko ay nandito sa ano.
bawat isang pin, i-ano ko lang, itatap ko lang. Pag nag-on yung laptop, yun yung power button ko. Okay, so dito ko na, itong red probe ko ay lalagay ko na sa kabilang side para mas madali. Sa left side ng motherboard. At itatap ko muna itong isa, isang button na to. Op, lalayo. Mayroon talagang i-project yung ano, no? Okay, power on. Okay, okay naman yung standby ano niya. Wala lang ako isang camera eh. Okay. Check ko muna to. Naku, magsasalamin kaya muna ako. Para malinaw ang aking mata. Mahirap na, baka iba yung masundot. Baka iba yung masundot. Ito na, magsasalamin na ako. Wala kang TV na malaki dyan? Eh, may TV naman akong malaki, Brad Julie. Hindi mo mailabas doon? Ha? Sige. Ay, kita-kita na namin eh. Kitang-kita nyo na, no? Oo, kita namin. Okay. Hindi pala yan yung nakapin, no? Hindi, hindi, hindi. Ah, sige, okay lang yan, okay lang yan. Okay, tap ko itong isang to. Oo. Hindi siya nag-on, pangalawa. Hindi rin siya nag-on, yung pangatlo. Hindi siya nag-on, yung pang-apat. Hindi siya nag-on yung panglima. Ayun, nag-on siya sa panglima. Nag-on siya sa panglimang pin. Dalawa yung tinamaan mo eh. Ha? Dalawa yung tinamaan mo. Dalawa yung tinamaan ko. Pero nag-on siya eh. Check panglima na siguro 2, 4, 5. Ulit. Meron okay, kang ano? May lumabas? Screen? Nag-on na siya eh. Pero walang lumalabas sa screen. Ah, walang lalabas sa screen. Hindi ko pwedeng ma-bend yung ano eh. Yung... Oh, yung LED switch kasi mag... Naka-on na ba sa nyan? Oh, naka-on siya. Ilan ang pirahe niya? Ang pirahe niya is... ito to. Ayun, tumatakbo. Taas-baba. Baka siya gumagat. Pero, oh, tama. Ah, mag-on niya. Mag-re-initialize eh. Ah, nag-initialize mag-on na yan, Jazz. Mga tatlong initialize yan. Oo, tayin mo lang. Tumaas siya ng 44, ano ba to? 44 watts, di ba? Meron na, Jazz. Wala pa, tingnan mo. Wala pa. Ayun. Yan. Mag-on yan. Patingin, Jazz. Meron na ba? Grabe, 3 ampere. Wala pa rin. Oh, ayan na. Sana. Nag-on na siya, oh. Pero wala. Pero wala pa rin siyang display. Resin mo muna. Sandali. Yung ano mo, yung memory mo, pakatingnan mo muna. Parang hindi ko na ilagay yung kanyang ano, LCD connector. Tara, ayoko na. Out na ako dito, out na ako. Yung current run niya ay nagpapahiwatig na siya ay may display eh. Oo. Yung current run niya. Pag bumaba yan sa ano, pag bumaba yan sa 35 watts, hindi yan magdi-display. Yes, baka mag-short circuit ka, patayin mo na yan. Okay. So, babalik ko muna siya, i-reset ko siya. Tatanggalin mo yung ano, Jazz. Tanggalin mo yung battery mo. Wala akong battery. Walang battery yan na nakalagay? Wala pa. Ito pa. Wala pang battery. Oh. Nakita ko yung battery. Ilalagay mo kasi yung ano dyan, di ba? Yung LCD mo. Baka mamaya mag-short circuit ka ako. Kaya pinapatanggal. So, gawin ko muna. Hayaan ko muna siyang mag-initialize. Yung full initialization niya, na para bang lumalabas na siya dun sa display talaga. Kasi kapag usually Brad Julie kasi na experience ko sa Asus, pag error yung BIOS, no. Oh, di ba pag naka-on siya,
Tapos, naglo-loading yung BIOS niya, bigla mo siyang pinatay, interrupt. Ayan, nakukurap yung BIOS niya. So, ginagawa ko, inintay ko muna siya na mag-load. Sige, something mga ilang minutes hanggang sa nakapag-load na talaga siya. Tapos, saka ko siya papatayin. Ang gagawin ko, i-off ko na to. Off. Ayan, naka-off na. Saka ko ngayon, saka ko ngayon ilalagay yung meron na yan. LCD flex niya. Nakamay pera na yan. Ang init ng kanyang ano. Pero bakit, walang battery? Pero bakit hindi umandar yung fan? Sobrang init na nung kanyang ano, hindi umandar yung fan. Nakakabit naman yung fan. Baka shorted nga ano. Hindi shorted yung ganun. Dapat umipit na yung fan niya. Okay, gawin ko muna ay ililipat ko yung memory ay DDR5 na yung memory nito ah. Bago pa pala yan, ano? Oo nga. Bago? Di ko nga natanong sa DDR5. Customer kung under warranty DDR5 pa ito eh. Pero isang mahalaga natutunan ko ngayon. Bro? Ha? Just, dahan-dahan ka dyan, Just. Marami na dito sigurasa dyan. Oo nga. Okay, wala naman power. Pero meron siyang charging indicator. May power indicator. Yun. Meron siyang charging indicator, kaya ano. Okay, so ang gagawin ko ay gano'n na ulit. Alam ko na paano siya i-on. Nasa pin number 5. Nasaan na yung aking antipara? Ayun. Pin number 5. 1, 2, 3. Ay, naka-off pala ng aking power supply. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ayun na. Nag-on na siya. Umiikot yung fan? Yung fan niya hindi umiikot. Pero check natin. Yung bin power supply mo, hindi namin makita. Okay. Meron ko na nakikita video, Bradjas, ano? Yun. May nakita ka ng video, Bradjas, na mabas dun sa monitor? Wala pa. Wala yan, matagal yan, bro. Pag walang CMOS battery, mga tatlong restart yan. Mag-ano siya, magtatlo, 3 times siyang mag-ano, TD, ano? Tagal initialization yan pag, ano, pag natanggal lahat ng power. Oo. Matagal mag-boot ito pagka natanggal yung power. Pero pag tumaas siya ng ano, ng 40 watts o tapos 2 points something yung ano current, yan. Yan, nag-restart yan. Ayun. Pag gumagalaw na ganyan, ibig sabihin nag-boot yan, no, brother? Oo, nag-ano yan, nag-initialize yan. Ay! Okay, okay, yung dalawa. Yun. Ayan na. Ayan na. Ah! Okay. Kaya lang, hindi umiikot yung pan mo, Jess. Nakalagay dito. Okay lang yan. Iikot mamaya yan. Pan RPM niya ay 0. Hintayin natin yung pan na umigot na yan maya. Para bago natin yan yung ano. Yung pan yung niya ay... Yung tinanggal mo, Jas? Ah, oh, nakatanggal. Pag sabihin niya malamig pa, hindi na umigot. Umigot. Nalalamigan pa sa inyan? Grabe ang init. Oo, pag nahawakan mo pa, hindi pa iikot yan. Ah, ganun ba? Grabe, lakas naman natin yan. Ito ah. Pag ginawakan ko siya, 1,
2. Ah! 3 seconds lang. Ay? Parang lumalabas, sobra namang... Di ba, Brad Jewel, dito yung ano na ito ay ano, itong coil nito ay 0 ohms. Yung coil ng JFX ko niya 0 ohms. Baka siguro nakakonect sa ground talaga, ganun? Ay, hindi siguro. Talaga siguro ng ano, Brad Julie. Kasi 1 volt lang naman to eh. 1 volt. Kahit mag 0 ohms siya. Hindi, ganito yan. Ayun na. Brad Jewel. Tama si Brad Jewel. Tama si Brad Jewel. Matanda na kasi siya, kaya alam niya. Oo. Ay, mas matanda ka sa akin. Umikot na yung fan. Yes, ano, sa trabaho lang. Okay. Oh, ano? Ganito bro. Ganito. Para ma-confirm natin, di ba shorted yung ano, no? 0-0 eh, no? Oo. So, tingnan natin, ipabot mo sa Windows, tingnan natin kung nadidetect yung graphics card. Okay. Para ma-complete yung... Para yan makompleto yung ano natin. Yan yung para makompleto yung ating research. Ano, observation. Observation. Yan, no? So, observation is the key to success. Pero ano, para hindi mo pwede... Para malaman natin kung ano yung cost, no? 0-0. Okay, so, pwede ko na siyang i-assemble lahat. I-assemble ko na siya lahat. Tapos... Ayang just no kanina nung nakatanggal yung mga coil, hindi nakalagay pala yung video card, no? Di ba na-on mo kanina? Oo, oh, na-on ko naman siya kanina. Hindi pala nakalagay yung video card, di natin nakita. Sa bagay, okay lang yan. Okay lang. Ano, betting ko ganun siguro talaga kasi lahat na sinabi ni Brad Jarrell, tama. At nasalam ko na ngayon na akala ko kasi pag nag-init ka na ganun kainit at dumikot ang pan, may mali. Eh, may mga nakaano yan eh, may mga nakasit na temperature kung ano yung dapat niyang iikot. Nasa bias 'yon. Pero matindi yung init na requirements diyan, no? Bagong sauna. Oh, mataas. Mag-aalala ka na, akala mo. Oo. Which is yung mga ano, kung, mga kung hindi mo alam 'yon, magpapalit ka na ng pans. Oo. Ah, bisa na 'no, nilareakta mo pa, no? Ah, ang isang pwedeng mangyari diyan, ma-misdiagnose nila, mali yung ang ina-apply nilang solution, iba naman yung problem. Kasi nakikita nila hindi umiikot yung fan. Malaking bagay niyan kasi ano, unang-una kung mapunta sa akin 'yan, first time ko maka-experience niyan, wala pa ako napanood ngayon, malaki yung problema ko. Kasi ang diagnosis dyan, maisip mo, yung coil, zero, shorted. Problema na yun, di ba? Di mo alam eh. Tapos, yung pan, hindi ka agad umiikot. Dalawang bagay na malaking bagay yun ang natutunan ko ngayon. Kasi, ano, kung hindi ko alam yun, magtatagal ako dyan. At least alam ko na kagad, ah, ganyan pala talaga to, di ba? Sayang din na manood. Maganda rin manonood. Isa lang kumikita ngayon. Sino, Brad Julie? Yung gumagawa. Yan lang. Eh, yung ano, Jazz, kasi gusto ko makita ngayon yung ano, o paano mo gawin yung switch niya. Yun ang gusto ko makita. Tapos, yung te-test mo siya ng matagal, pag hindi, wala lang sira, tapos na yung diagnosis, okay, alam ko na. Hmm. Ang natutunan ko dito, na yung coil pala ng ano, sabi ni Brad Julie, ani Brad Jewel, huwag kang magbase sa coil ng GFX kung makikita mo shorted siya. Oo. Kasi... Saka, may sinabi si Brad Jewel kanina, just sabi niya, hindi naman magkakos ng ano, ng no power yung graphics kung sira. So, ano yun, malaki ding bagay yun na malaman mo yan. Oo. Isa pa yun, malaking bagay yun. Na hindi magkukos ng no graphics, no power ang sirang graphics chip. No display lang. Ibig sabihin na yung sinabi ko na yun bro, intindi yun dyan sa gaming ha. Sa gaming, oh. Sa gaming sa yun. Mga, sa mga
sa mga lower version nag-focus ng no power 'yon. Ah, dito lang sa mga bago 'yon. Buti naman. Oo. So ibig sabihin, maganda yung merong ano no, parang disclaimer. Ayan. Kompleto yung ano natin talaga. Meron tayo hanggang ano, tagatanggal ng ano piyesa, malaking bagay. It's just parang may analog pistol ah. Oo, nagpakita siya. Ito. Yun. Sanwa. Hindi ko alam kung ito yung orig na Sanwa, pero alam ko mahal itong bili ko nito. Nasa, parang nasa 2.8 yata ito. Original siguro yan, mahal yan. 500 lang yun sa akin. Made in Japan, Sanwa. Kasi maraming spelling Sanwa eh. Merong Sanwa na U, ito W. Chinik ko kung ito ba yung orig na ano, klase. Pero okay naman. Dati di mo nilalabas yun, ha? Nilalabas ko na, gawa nung atong, ating malalapit na component level seminar. Gusto ko na nga siguro. Magandang sa ano, na, dyan sa amplifier, sa mga transistor na malaki. Saka sa diode. Mm. Paano mo gagawin yung switch niyan, Jazz? Paano? Ba't mo sinasaksak na? Kaya mo ba lang gawin niya na nakaganyan? Alin? Meron akong nakitang meron akong nakitang pwesto. Actually, wala ko yung kagaya yung sinasabi ni Brad Joel. Pero may nakikita ako dito yung empty space dito. Ang empty space na to, dito ko, dito magkakaroon ng power button. Pero gagawin mo niya kausapin. Kulay red. Kulay red yung lalabas dito. Maliit lang ang kulay red na pwede niya lang itap na ganun. Kasi sa ganito. Just sa ganyang kaso, bago mo gawin ba yan, kailangan kausapin mo muna yung customer? Kausapin ko muna siya, syempre, sa gagawin ko. Kasi pag may nagbukas nitong susunod na technician at nakita niyang maraming wire, maaaring questionin niya yung ano, yung ginagawa ko. Bilang pag-iingat na yung ibang technician ay makapag-comment ng hindi maganda sa akin, eh gagawin ko na lang kung ano yung nararapat, pero alam ni customer. Sabi, pero just yung diagnosis mo diyan, dalawa yan eh, either na yung keyboard ang sira o yung power button, di ba? Mm. Pero ang gusto mong gawin ngayon, yung power button i-disregard mo na at gagawa ka ng sarili mong power button. Parang ganun ba gusto mong gawin ngayon? Sa ngayon, gagawa ako ng power button pero hindi ko po muna siya ilalagay dito sa gilid. Inform ko hindi mo muna pabutasin, no? Hindi ko muna bubutasin. Pero iaabang mo na, ganun? Iaabang ko na. Ah, okay. Sige. So, ngayon, Tsaka, pag mga ganyan, bro, hindi advisable yun, eh. Talagang mga ganyan, di-discourage mo yung customer sa ganung ano. Kasi mga ganyang ano naman, available naman ang keyboard yun, eh. Oh, available. Kikita ko ng malaki. Ginagawa ko lang yun kung talagang totally wala akong makuha ang keyboard. Oo. So, anong ibig nyo sabihin? Pabibilan mo ng keyboard, ganun? Oo, papilhin mo na lang para walang masisira. Kasi may ang inaalala ko dyan, baka ang problema mo naman, Jazz, yung power button mo, which hindi mo mo pinupuntahan ng bot kanina. Yung power button, hindi ko pa napipindot. Hindi mo pinupuntahan yun, di ba? Hindi po binubuksan. Masa mahirap ba yung puntahan? Hindi bro, hindi mo naman machi-check yung kasama sa keyboard yun eh. Kasama sa keyboard? Oo, ano lang yun, parang plastic yun. Kasi hindi mo matitisting yun. Hindi, may contact points yun eh. Wala, ano yun? Walang contact points yun? Wala, pagka walang. Pagka-pindutan mo contact? Hindi yung touch switch. Ano yun, kung ano yung pindutan ng keyboard, yun din yun. Oh, yun lang ba? Kung ano yung nakikita mo dyan, kung ano yung nakikita mo dyan sa ano, sa socket niya, ay yung plastic na yan. Ganun din yung sa power switch. Yun na nga, baka yun na may problema sa ilalim nun, yung plastic na yun. Di ba may contact doon? Oo, yung parang pinaka-carbon contact niya. Oo, hindi ba yung pare-repair yun? Oo, yung carbon contact. Naisip ko nga eh. Wala yun. Walang repair yun. Oo nga bro, na ano, tinatry kong lagyan ng carbon, pero
Kasi just kahit magpalit ka ng keyboard, kung ang sira yung doon, paano ma-on yan? Hindi, kasama nga yun bro, pag nagpalit ka ng keyboard, kasama na yun. Kasama yun, kasama pa lang papalit. Nakala ko maiiwan yun na yun. Oo yun. Kasama pala yun, keyboard palit na lang just. Oo, palit. Kaya lang, baka mamaya baratin ka dyan, keyboard lang pala sira yun, dahil mo lang ginawa. Ay hindi, sasabihin ko na lang sir, ito po ay may papalitan tayo dito, isang buong keyboard module. Kasama po yung ano doon. Tatanungin ko muna kayo kung ipapagawa nyo, kung hindi, bili na lang kayong bago. Eh sabi, magkano magagastos? Eh magagastos nyo po ay ganito po ang halaga, 6,000. Kasama na yung keyboard plus labor. Kung siya, paano ko sabihin niya siya bibili ng keyboard? Wala namang problema, it's choice niya yun. Ano bang magagawa natin? Sabihin, magkano mong ilalabor nun? Ha? Magkano mong ilalabor? Kaya ako tinatanong yung Jazz kasi maraming technician dito, hindi nila alam yung resolve yan sa customer. Kaya tinatanong ko. Ang labor ko dito is 4,500. Labas keyboard. Pagka may keyboard, 6,000. Pag may keyboard, plus keyboard na, tutubuan ko rin yung keyboard. Siguro, kung 2,000 yung keyboard, gagawin ko 3,000. Dapat para tutubuan, no? Dapat pala tutubuan din yung pagbili. Tutubuan mo, kasi pag ito'y na-disgrasya mo, magbabayad ka naman ng malaki sa customer pag nakipag-argue sa'yo talaga yun. Paano, Jess, ito? Paano mo re-resolve ito? Sasabihin ng customer, keyboard lang naman ang pagdano. Paano naman? Ha? Anong sasabihin mo? Sir, wala naman keyboard po. It's your choice naman, sir, na ipagawa o hindi ipagawa. Basta yan po ang diagnostic ko. Bayaran nyo na lang po ako sa diagnostic ko para hindi naman unfair sa akin kasi... Eh, yun na nga, Jess. Sasabihin niya sa'yo, keyboard lang naman ang diagnostic mo eh. Bakit nang mahal naman? Ano sasagot mo? Gusto niyo sir, panoorin niyo na lang yung video na na-record ko para makita niyo. Oy, pet, yun. Paano kung walang video? Ha? Ano sasabihin namin kung walang video? Yun patay lang. Medyo pahirapan kasi yun eh. Mag-explain niyo sa gusto. Ganito na lang, ganito na lang sabihin mo, Diyos. Bahala na kayo sa buhay niyo. Hindi naman ako, kundi naman ako kasama dyan. Sige. Sandali, Inano ko lang kasi siyempre sa part namin mga cellphone technician, just cellphone technician ako eh. Ngayon, di ko alam paano presyo ko sa laptop, paano sasabihin ko. Kaya tinatanong ko yun. Oh. Tama ba ako mga kasama? Nasaan yung aking pa? Ayun. Mga boys, tama ba ako? Yes. Anong sumasagot? Pagtatanggalin ko nga yung mga to, wala sumasagot. Sino ba yung uhunahin ko rito? Talaga, hindi kayo sumasagot ha. Hindi kayo nagpa-participate ha. Hindi na ako magtatanong. Okay, so ganito muna. May isa ako. Hindi ako nakapagsagot ang tanong mo, Sir Jolly. Tama yun. Tama ba yung tinatanong ko? Tama po. Okay. TriStar. Yung sa iPad ko, TriStar naman papalit ang nangyari. Tapos na yung trabaho natin dyan. Tapos na yung ating ano. Eh, binalik ko na yung ano eh. Ay, ba't yung binalik yung keyboard? Sasaksak ko nga muna pala to. Tapos, try ko yung power button. Hindi talaga siya nagpa-power button. Hindi siya nagpa-power button. Kasama pa pala yung power button sa keyboard, no? Oo, kasama yun. Ito, magkakasama to. Alam ko magkakasama. Lahat ng buttons na nandito, kasama yan dito. Hindi ba mahirap palitan yan, Jack? Hindi mahirap palitan? Ay, hindi naman. Sanay na akong palit na ganito. Dito mahirap palitan. Medyo, pagbago ka lang dito, medyo mahirap. Kaya sa susunod, ang iba vlog ko, paano magpalit ng tama na to? Yung tamang pagpalit. Sana kasi mabilis lang to. Kasi kapag ito ay
hindi mo nakita ang tamang pagpalit, para kang para tong hinuya ng kambing. Yung ginagawa ang resulta nito ay parang ano, hindi maganda, hindi kaaya-aya. Pero pagka guided ka kung paano mo gagawin, magagawa mo siya na maganda. So ang gagawin ko pala ngayon ay si-switch on ko siya at gamit na lang yung charge, yung kanyang adapter. Yan. Tapos tingnan mo yung mga keyboard gumagana. Tapos para ako yung... sakali, mag-decide siya. Gumagana pa na yung mga keyboard, si-switch na lang. Oh, yes. Gawin mo na lang yung switch. Gumana din yung microphone ko. Kaya na ako imik na imik. Eh, wala pala. Gayon pala. Ibig sabihin yung binibirong... Ibig sabihin yung nagbinubiro ko sa kanina, gusto mo sumagot nun? Opo, ganting-ganti na ako ng sagot. Ay, sabi ko, ba't hindi ako naririnig yung mga yun? Pala hindi naka-on yung microphone. Oh. Sabi ko, tapos na? Opo. Sabi ko, suplado si Proy lang, di sumasagot ha. Hindi ako suplado, sira lang yung microphone. Joke lang yun? Sabi ko kanina pa kay Brad Jazz kanina, yung malaking track, yun yung power button nung ano, nung keyboard. Ah! Talaga? Kalimitan yun sa mga gaming laptop, pansin ko. Yung mga power button nila, yung track nila, makapal. Makapal. Yun ang positive. Parehas, hindi ko lang sure Brad Jolly yung positive kung alin yung side. Pero yung dalawang makapal na track. Dalawang makapal na track? One, two... Five. Number five yan, di ba, Jess? Salamin ko nga pala. Hindi ko masyadong makita. Okay, malinaw na. One, two, pero, three, ano, four, kung, five. Kung gumagana yung lahat ng keyboard niya, pero power button, papapagawa ka na lang sa yung switch niya. Check ko yung mga keyboard keys niya kung gumagana. Ibig sabihin po yung switch ng power button niya ay naka-open na lagi. Nakatutok na, gano'n? Lagi siya na nakaangat kahit anong pindot ninyo. Yung iba naman kasi nangyayari, nagigi siyang ano, no power, gawa ng lagi naka-long press yung, ano, yung power button. Oo. Naka-long press. Kaya kahit pagsaksak mo na ang power bench or ano, power supply, walang lumalabas, walang current through. Ibig sabihin, naka-ano na siya to, naka-power press, naka-power button siya, no? Naka-press. Pag naka-long press, Brad, just hindi mabubuhay. Ibig sabihin, naka-open yan. Ah, okay, okay. Wala pa display, just? Meron na. Ano lang, parang video delay lang siya ng kaunti. Tapos may password pala, no? Oh, One Piece pala yun. Ay, may password nga. Ay, pwede mo naman subukan din yung keyboard. Ay, apat lang? Apat lang yung kanyang ano? Apat, tapos, ano, delete. Ay, baka naman mag-ano to? Mag-tawag nito? Mag-table? Nag-reset po yun. Kaya mo na lang. Minsan kasi pagka ilang try na mali, ayun o. Pagdating na lang niya, Jess, pagdating na lang mukhang ito problema. Pwede ka namang tanong sa... Wala kang Brad Jess na ano, portable OS? Wala akong portable OS ngayon, hanapin ko. Ganyan, yung portable OS kasi yung ginagamit ko bagay ano, bagay mag-attest ako ng keyboard na may password yung OS nila. Oo. Para ano, para magawa mo lahat ng gusto mo. Yep, yep. Okay na. Talagang kumita. Oh, ano na tayo? Analysis na tayo, Jazz. Sige, Brad Julie. Ano, nakita ko dyan yung pinagkaiba nung mga lumang laptop like Core i3, Core i5, Core i7 sa mga gamings. May pagkakaiba sila dun sa mga coil ng
coil ng graphics saka ng PCH. Yung mga coil ng graphics saka PCH sa mga lumang laptop, makakakita ka ng pinakamababa na 800, pero kapag nakita mo sa coil yung impedance niya is 0.02, 0.01, shorted yung PCH saka yung graphics card. Which is sa mga bago na gaming, hindi siya shorted kahit nag-0-0. So, medyo mahirap magbase talaga doon kung yun nga yung problema. Pangalawa, kapag ka yung graphics card sira sa mga bagong laptop, particular sa mga gaming, hindi yun ang magkukos ng no power. Pero sa mga mababang generation doon, pwedeng mag-cost ng power yung graphics card. Ngayon, sumatotal, ang problema ng laptop kanina is no power. Pag pipindutin mo yung power button, sabi ng customer, 150 times, mag-on. So, ang ginawa, diagnosis, umabot kami ng PCH. Umabot kami ng lahat ng coil, inabutan namin, which is mukhang hindi yun ang proper diagnosis para matrace mo kagad ang problema. Kasi kung nagpunta kami kagad doon sa tama, nakasukat kami ng bolt tayo sa 19 volts power rail, meron 3 volts, dapat pala ang pupuntahan mo yung keyboard muna kung mag-on ng laptop o hindi mag-on para malas na yung problema. Hindi na kami dapat nagtanggal pa ng mga coil kasi kung sa keyboard pa lang, ginawa na namin, mas mabilis ang matapos. Yun ang nakita ko. Pero dahil nangyari yon, ang dami ko natutunan, natuto ako ng maraming bagay. Salamat sa Diyos kasi pag nakarating sa akin ang laptop na yan, mayroon na akong idea, malaking bagay na yung nakita ko. Naging pamilyar ako sa mga coil. Nalaman ko rin na yung ganyang modelo kapag ka, kahit mainit na yung yung heat sink niya, hindi ka agad umiikot sumpan. Which is minsan nagkakaroon ng misdiagnosis doon na akala natin mainit na, hindi umiikot sumpan. Yun pala, hindi pa yun yung tamang temperature para mag-start siyang umikot. Minsan ginagawa natin, ihinto tayo, maghanap tayo ng ng linya ng pan, nire-recta natin, which is mali. Kung hindi natin alam ngayon, dahil sa sinabi ni Brad Joel sa ating kanina, ngayon alam ko na, wag munang ganun na antayin mo lang muna, baka mamaya talaga, mainit lang talaga bago sa umikot ang pan. Pero lang siguro, kung yung ampere ay naririnig ko, is umaabot ng 5 ampere, baka sakali, medyo magpanik na ako, pero kung ang ampere ay na lumalabas sa power supply ko is 2 ampere, much better kung maghintay ka muna. Kasi mayroon pa lang mga laptop na matagal bago umikot yung pan, kahit mainit na yung kanyang heat sink. So far, so good. F11. May password, hindi natin ma-check. Restart mo, Brad Jess, tapos F11. Restart mo, F11. Huwag mabitawan niya F11 para lumabas yung recovery mode. Pag hindi pala F11, F12. Disable ko yung secure mode. Disable ko yung secure mode nito. Secure mode. Okay, so mga kasama, ganito po. Bakit tumaba po yung ating diagnosis kanina? Which is kung susumahin mo, power button lang naman pala ang diferensya nito. Bakit po ganun ang naging diagnosis natin? Kasi gumamit lang tayo ng standard diagnostic procedure kung saan una, i-check natin yung voltahe ng kanyang standby voltages or always voltages, i-check muna natin.
Once na verify natin na present lahat, magmo-move na tayo sa kasunod na testing method, which is check natin lahat ng coil kung mayroon pong mga shorting dun sa mga coil. Now, dahil itong laptop ay bago yung laptop na to, iba yung kanyang impedance na nakita natin doon sa kanyang mga coil. Pero, meron pong nananatiling ganun pa rin. Yung impedance ng 3 volts and 5 volts, nakita ko same. Yung impedance ng RAM, same. Yung nabago lang sa mga impedance nito ay yung sa processor, yung CPU core, at saka yung GPX core. Ang GPX core pala nito, pag tinek mo yung coil, is shorted 0.0 volts. Shorted. Pero it doesn't mean nasira siya or shorted siya. Ibig sabihin, ganun pala, normal pala yon. First time kong na-encounter to, si Brad Jewel pala ay ilang beses niya nang na-encounter. Ang na-encounter ko kasi sa ganito, hindi ganitong model ha, mas bago tong model na to, alam ko. Ang ibang laptop, 0.8 ohms ang GPX core. So hanggang dun lang. Ang reference ko hanggang dun na ngayon na-upgrade siya gawa nitong na-encounter nating bago. At si Brad Jewel, yung kanyang experience, na-share niya rin sa atin ngayon sa mga participants na nandito ngayon, na-share niya sa atin yung experiences niya. Brad, yan pala sa bias, makukonfirm natin kung gumagana yung ano niya, yung dedicated graphics, lumalabas din yan dyan. Ayun, nakikita ko parang dalawa eh, Intel sa kanay, no? Ito, may nakalagay dito na ito, Radeon at saka NVIDIA GeForce RTX. So, ibig sabihin, okay yung graphics card niya. Dalawang nakalagay eh. Okay. Ano muna? Out muna ako, bro. Uwi muna ako. Salamat sa Diyos, okay, salamat sa Diyos, mga bro. Okay. So, yun po mga kasama at tayo po ay siguro yun lang. Meron pa po ba kayong mga tanong? Keyboard power button. Secure boot. Ito secure boot. Disable ko yung secure boot. Okay na po mga kasama, dito i-stop po na yung recording ng aking stop recording.